Sir Ronel, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. So yung kuya niyo, may girlfriend, 14 years na sila, magkaon, padala niya ng pera, hingi na hingi ng pera, and yet, ni minsan hindi pa niya naanigan yung kanyang mukha. Opo. At bakit ayaw makipagkita ng girlfriend? At bakit po pumapayag yung kuya mo? Ang sabi lang po ng kuya ko basta sweetheart niya daw po siya. Wala ano naman. Ano po din makita yung tsura? Yung Jenna, Idol Rafi, wala daw po itong Facebook, Instagram. Yan, yan yung Jenna. Opo. Yan po ang sinasabing girlfriend daw po niya, pero hindi natin sure, Idol Rafi, kung siya po ba talaga. Isang picture lang. Opo. Edited picture po ata. Opo. O, magkano po ang pinapadalang pera ng kapatid niyo? Nung nakaraang month po, sabi po nung katrabaho niya, nasa 14 po. Sa quincenas po. 14,000? Opo. Isang quincenas? Quincenas po. So 28,000 isang buwan? Mare po siguro. Ano pong trabaho ni kuya? Sa electrical po siya. Wala hong nagpapayo sa kanya ng mga kamag-anak na lukuhan lang yung kuya, RG. Matagal na po namin pinapayuan, sir. About dun sa kanyang sweetheart. Pero sabi niya nakakausap niya naman daw po siya. RG, magandang hapon. Hello po. Ay, sir. Sir. Hello po. Itong girlfriend mo, anong pangalan ng girlfriend mo, sir? Naku, ba't nakapunta na po dyan? Sir, kasi nagmamalasakit lang po sila sa inyo. 14 years nyo na karelasyon itong si Jenna, pero ni minsan hindi nyo pa po nakikita yung itsura nito. Hindi pa kayo nagka-face to face. Oo nga po. Ba't nakarating po dyan yung reklamo, sir? Sir, nagmamalasakit lang po sila sa iyo. Okay lang naman po yon, Idol. Sir, kasi sir, nakikita nila, maging ako, parang nabubudol ka rito at tanggap mo na ikaw ay binubudol every single month dahil padala ka ng padala ng pera for the past 14 years. Siguro, daan-daan libo na ito o baka milyon na nabigay mo. And yet, ayaw mo pa rin magpaawat, sir, at tuloy-tuloy pa rin yung kayo po ay parang nagpipikit-pikitan. Minamahal itong isang tao na hindi nyo pa po nakikita. Ay, ano po yon, Idol? Apo ni, ano po yon? Apo kung alam, apo ni Loling. Sino si Loling? Business po yun eh. Yun po yung lola niya. Si Loling, lola niya. Ito na, Loling, lola. Opo. Sir, regardless kahit kaninong apo yan, ang gusto ko sana pong malaman ay kung talagang hindi ito nanluloko, bakit ka pumapayag na hindi siya makipagkita sa'yo? 14 years. Ano po kasi yan, Idol? May hindi pa po siya pwede kasi nagpagamot po yan. May sakit po na inoperahan po kasi yan eh. Eh ngayon, may advice po si doktor niya na hindi pa po pwedeng magkita. Ano po yan? Kung gusto po nilang malaman, taga-Antipolo po yan, sa Antipolo. Eh di, kung taga-Antipolo siya, di dapat makipagkita sa sayo. Yun nga po, ang advice po ni doktora na wag muna. Kasi ngayon, wag muna po kasi inoperahan po sa ulo yan, sensitive po yung kalagayan niya po, hindi pa po pwede. Okay, sir, ako naman, pwede ako mag-advise sa'yo. Yung doktor pa, nag-advise na huwag muna siya magpagkita sa'yo. Ako naman, opo, pwede ba ako mag-advise? Opo. Pwede ba, i-break mo na muna itong si Jenna kasi niluloko ka matagal na. Advice ko yan. Hindi ko po nakarating. Ayan na si Jenna. Jenna! Hello! Magandang hapon, Jenna! Sino to? Oh, si Albert! Ha? Albert, naghahanap ako girlfriend. Kamag-anak ako ni RG. RG? RG, oo. Ano ba tayo nakarating? Ha? Pwede ba tayo magkita? Sino to? Sabi ko nga sa'yo, si Robert eh. Kamag-anak ni RG. Huwag mo lang pansinin si RG. Tayo nilang dalawa. Payag ka? Si Lydia to. Wala sa hospital si ano. Ikaw ba si Jenna? Hindi. Sino ka? Si Lydia. Si Lydia? Si Lydia ka? Sa hospital, nagpa-laboratory. Nagpa-laboratory sa hospital? Opo. Eh bakit? Anong sakit? May sakit yun. Ano nga sakit niyan? Hindi ko alam. O sige, ano lang ako dito, yung ano nila, yung tagalinis lang dyan sa labas ng ano nila. Tagalinis sa labas ng ano nila? Inaano ka nila? Tagalinis lang ng ano, yung dyan kapaligiran nila sa labas. May... Tagalinis sa kapaligiran nila? Opo. Ano bang problema sa kapaligiran nila? Nagtitinda kami sa sa gilid ng bahay nila. Ah, pwede ba makuha ang address ni Jenna, yung bahay niya dyan? Kasi pupunta ako. Ah, meron ako ibibigay na regalo sa inyo. Sabihin mo na lang kung ano. Di ko alam yun. Di ko alam ang buhay nila. Sige po. Meron ako ibibigay na pera. 50,000. Nakatunog na yan. Dr. Camille Garcia, psychologist, the Clinic of the Holy Spirit. Kukonsulta tayo. Dr. Camille. Hi. Good afternoon, Senator. Apo. Okay. Meron dito isang guy. Mismo yung mga kamag-anak mo malapit.
dahil for the past 14 years, meron siyang tinuturing na girlfriend and never pa sila nag-meet in person. And yet, every single month, nagpapadala siya consistent ng pera na umabot almost 30,000 or more than 30,000 pesos a month. Ayaw pa rin maniwala itong RG. At tuloy-tuloy pa rin siya yung pangtanggapin na meron siyang girlfriend, samantalang itong girlfriend hindi naman nakipakita at pinipirahan lang siya. Bakit may ganitong klaseng tao? Okay, unang-una, no, siguro ang sasabihin natin dyan, Senator, yung personality nung lalaki na baka may dependent personality disorder ito, kaya kahit nasabihin niya, nagkikling siya dahil kasi may nagsasabi na mahal siya, gusto siya ng ganito. So yung iba, nagkakaroon na ng tinatawag natin deluded, pwedeng magkaroon ng delusional disorder na kaakibat ng dependent personality disorder na hindi siya pwedeng mawalan ng magmamahal sa kanya. Kasi nakita niya itong babae at tinatanggap siya kahit hindi niya nakikita. Unfortunately, pwede ang mangyari dito na yung ginagawang panluloko, hindi niya nakikita ang panluloko po yun. Sir RJ. Ano po? Okay, ito meron isang doktora. Kasi kanina, sabi mo, sinabi sa'yo ng girlfriend mo, ay ni doktora niya makipagkita sa'yo dahil ka-opera lang. Bangkinin ka dito kay doktora. Ito naman, may doktora din kami. Psychologist pa ito. Hindi ko makasino po ba yung Si Rapitul po. Si Rapitul po daw. Ano yun? Sino yun? Kuya. Kuya, RG. Klamo sila dun sa na kay si Rapitul po. Ano ba yun? Nako. Ano ba? Wala na talaga. Ito, RG. Ito, yung mga trabaho. Gusto na magsalita. Lidya. Sino daw yung Lidya? Ayun, kausap niya. Gina, makinig tayo. Makimarites tayo sa usapan. At nakarating naman sa Marlon Dizon, supervisor ni RG. Magandang hapon sa'yo, Mr. Dizon. Good afternoon po, sir. Maging kayo po, nag-aalala na rin dyan sa mga trabaho ni RG. Yes po, sir. Bali, matagal na rin po yan aming sinasabihan. Kasi minsan nakikita ko yan personal sa sobrang pagtitipid niya. Yung hindi ko kung sayote, igigisa niya lang sa Tapos ayun yung kakainin niya na lang na wala nang kakanin-kanin. Tapos minsan toyo lang yung ulam niya, ganyan. Na-advise ko na rin po yan, sir, na dinner ko. Sabi ko, i-video call mo yan sa harap namin. Pag yun yung nasa picture na yun, bibigyan pa kitang 5,000. Hindi rin siya kumakagat doon sa dinner ko para makita lang namin kung totoo yung girlfriend niya. So lahat kayo ng mga trabaho niya, sir, ayaw na ipagpatuloy pa nitong si RG yung kanyang karelasyon na Jenna na 14 years ay magpakita. Opo, ang tagal na po namin ina-advise yan . Hindi tao talaga siya nakikinig. Okay. Halos asin na lang daw inuulam para lang may pambigay kay Jenna. Tama ho ba? Opo, sir. Pati po minsan nangungutang po yan sa ibang katrabaho niya para lang. Oh, this guy needs professional help kung ganun. Salamat po, Mr. Marlon Dizon. Doktora Camille. Opo. Narinig po, medyo seryoso na po itong problema ni RG. For me, I think he really needs professional help. Oo nga po, sir. Sana magpakita naman. Wala po bang pamilya itong si RG na yung mga nanay niya, kapatid niya, na pwedeng tumulong para maparealize kung pwedeng talagang mapuntahan, kung may Jenna pa talagang tao, baka naman mamaya, yung alam niyo pong talagang ginagawan lang na talagang sasabihin ganito, pero actually hindi totoo. So talagang pwedeng maging hindi lang po siya delusion kung hindi talagang kapit na siya dito. So magiging possibility nito pag nagkataon magkakaroon ng major depressive disorder or clinical depression because of the fact na talagang sobrang paniniwala niya na totoo lahat ang nangyayari kahit na hindi. Pwede ba natin ma-request yung mga resibo na pinapadala niya? Siyempre may pangalan yun. Anong pangalan? Ito yung pangalan. Sabi po nung mga katrabaho nandun po sa office nila parang ganon. Yung lahat ng mga resibo na nagpapadala. Siguro matutulungan natin ito para matrace talaga natin kung sino yun. Oh, diba? Tama, mas maganda. Kasi doktora, nandito yung mga kamag-anak, maging yung katrabaho, ina-advisean po talaga itong si RG pero ay maniwala. Talagang sarado na po yung kanyang pag-iisip na ipagpapatuloy yung siya'y lokohin ang lokohin nitong Jenna. Mr. Marlon Dizon? Yes po. Sir, anong pangalan nung Jenna sa resibo na pag nagpapadala ng pera si RG? Hindi ko po nakikita kasi minsan parang asterisk lang yan parang GCash lang yung pinapadala niya rin minsan. GCash? Opo. Pero di ba pag GCash may pangalan yan? Oo. Pag nasa ibang ano po yata lalabas, asterisk lang . Pag may mga iba asterisk lang kasi sir. Asterisk lang? Opo. Pero pwede natin puntahan yung GCash at yung GCash makapag-provide ng information kung sino yon. Pwede rin siguro po. Opo.
Sige, siguro kukonsulta tayo. Kaya kung 40 years na yan, hindi pa uso GCash 14 years ago. Oo nga naman. Sabi po ng researcher natin, Idol Rafi, na dati daw po ang gamit ni RG is Palawan Express daw po. Pero dapat mag-cooperate sa atin si RG kung hindi niya ibigay ang pangalan sa Palawan Express. Po. RG, wala na, naloko na. Doktora Camille, andito yung mga kamag-anak na nag-aalala, nakikinig pati mga katrabaho ni RG. Anong maipapayo niyo po? Paanong approach dito? Paanong atake ang gagawin po ninyo as the expert when okay. It comes to relationship and all? Okay, siguro po una-una, sir, talagang merong magpapatunay na baka mamaya talagang hindi totoo itong tao. So talagang siguro one thing, makapaghagilap sila ng mga ebidensya na may picture po ba talaga itong Jenna na sinasabi? Meron po ba talaga na kahit pa paano, taga-probinsya po ba sila o taga-rito lang sa Manila? Cavite lang po, ma'am. Okay, siguro advice natin, siguro sir, pumunta sila dito para mabigyan natin ng kung ano yung step-by-step na process na pwedeng gawin. Saka nila ba umuwi si RG? Hindi po, hiwalay po. So wala siyang kasama sa bahay? Mag-isa lang ba si RG? Yung mga katrabaho niya rin po. Kasama niya po sa bahay ay mga katrabaho niya. Okay. So siguro una-una pagdating sa ganyan, nakikipag-text ba yung babae sa kanya o o talagang tumatawag lang para humingi ng pera? Never pa niya nakita kaya maski video call, voice call at saka picture. Hindi talaga totoo to. Parehas po ito na baka scam na to ever since po. So talagang ang hirap po pag yung ganyan papaliwanagan kasi po blinded po sila dun sa kung ano yung kanilang iniisip. Sana lang talagang may magpaliwanag na talagang mapuntahan or talagang matuntun kung totoo po talaga to or hindi para sa ganun maintindihan niya na hindi totoo to all the time. Para sa ganun po, pagdating sa ganyan, tsaka na lang po pwedeng umentra ang isang psychiatrist para matulungan siya para makarecover dito sa possible na yung mangyayaring hindi maganda na pwede magkaroon ng depression, pwede magkaroon siya ng talagang anxiety o kaya mag-breakdown siya dahil kasi hindi totoo, dahil panluloko lang po ito. Talagang masugit na taga-subaybay natin si Dennis Torres. Parang may nagreklamo dito na nag-U-turn na plano para balikan. Umalik. Sabi ko, nag-U-turn kasing aeroplano. Love scam din yun. Ayaw na makipag-usap ni RG. Karapatan niya yun. Sir, well, ayaw po makipag-usap na sa amin. Sarado na talang pag-iisip niya na ipapapatuloy niya yung pagmamahala niya kay Jenna, kung sino man yung Jenna na yon. At tuloy-tuloy pa yung pagpapadala niya ng pera, wala namang batas na ipinagbabawal ang isang tao magbigay ng pera kanino man gusto niya. Lalpat kung pera niya talaga yon. Di ba? Okay. Totoo yan. There's no law against it. Di ba? Ang magagawa na lang namin dito is pwede ko kayo payuhan ng isang psychologist bilang mga kamag-anak, are you going to handle this? To go through it. I'm sure stressed na po kayo. Dahil kayo ho, masama na loob nyo for so many years, bit nyo na lang po yung kasama sa kalooban na isang kamag-anak ay pinagluloko and yet itong kamag-anak na ito hindi pa rin magising-gising. So, dyan po siguro makakatulong si Dr. Camille. Ang hiling po namin sana, gusto po namin makita yung babae. Yan na po. Yan yung picture ng babae. Oh. Yung in-person po. I don't think so, ma'am. Kasi yung mismo si RG, siya nga, nabobola nitong Jenna, kung sino man to, na para hindi sila magkita. No, para tayo, kumbinsin si RG na magpakita si Jenna, hindi mangyari yan sa palagay ko. Kita man daming palusot. Kanina lang sabi niya, kasi apuro siya ni Loleng. Sino si Loleng? Yung lola ni Jenna. Okay, medyo may problema po yung inyong kamag-anak. And para hindi niyo po ma-absorb kung ano man yung problema ni RG sa sarili na hindi malipat sa inyo, you need advice from a psychologist. Doktora Camille, pupunta po kami dyan. Samahan po namin yung mga kamag-anak. Doktora Camille Garcia, ma'am. Ay, apo. Wala pong problema yun, sir. Okay lang po yun. Salamat apo. Po, Doktora Camille. Maganda hapon. Okay po, sir.